Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumairi. Minamahal kong mga kapatid, nagbibigay papuri tayo sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo na siyang punot dulo ng ating buhay. Sa banal na santatlo, nakita natin ang hiwaga ng pagkakatawang tao ng Diyos at kanyang pagliligtas. Nilikha tayo ng Diyos at isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa pagkakasala. Isinugo naman ng Espiritu Santo upang patuloy na maghatid ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, at sa lahat ng panahon. Upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong isang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa ngayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod sa bansang hinirang ng Diyos. Panginoon tapat sa kaniyang salita at maaasahan ang kaniyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod sa bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng puon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod sa bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod sa bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubaya ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot.
Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Anak, Espiritu Banal, noon, ngayon, kailan pa man. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Biniyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali, Father. Dakilang kapistahan po ngayon ng Banal na Santatlo. Para sa akin, ito po ang pinakadakila sa lahat ng mga dakilang kapistahan. Wala nang hihigit pa rito. Dahil ang ipinagdiriwang po natin ay ang kataas-taasang Diyos mismo. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tatlong persona sa iisang Diyos at wala nang iba pa. Ang katotohanan ito ay lumalampas sa kayang abutin ng ating pag-iisip, sa kayang intindihin ng ating reason, kukulangin ng salita para makapture ang realidad na ito ng Diyos. May isang pari nga pong nagsabi matapos basahin ang Ebanghelyo na, "Today is the solemnity of the Most Holy Trinity. It is so great a mystery that today there will be no homily." Pero subukan na rin natin, ano ho? Mga kapatid, na kahit papaano ay gamitin ang salita. Kulangin man na ang ating bokabularyo, maiba man ang lengguwahe, at kapusin man sa paliwanag. Harapin natin nang may kapakumbabaan ang misteryong ito.
At madidistinguish po natin ang tatlo sa ganitong paraan. Babasahin ko po ng mabagal at hindi ko na uulitin dahil hindi rin naman natin maiintindihan. Yun ho ang katotohanan. The Father begets His Son. The Holy Spirit proceeds from the Father and the Son, and yet remains Himself, self-conscious. The Father utters His eternal Word, and from the knowledge going forth therefrom, there proceeds an inexpressible love, which is the Holy Spirit. Iisa lang po sila, in nature, mutually, and formlessly. Pero may distinction naman sa pagitan nila. Ayun, hindi ko na po maitranslate ang karamihan. Hindi ko na rin dadagdagan. Baka kung ano pang heresy ang ating kabagsakan. Bibigyang din na lang po natin ang dynamics sa loob ng Godhead. Ang outflowing ng anak mula sa Ama at ng Espiritu Santo mula sa Ama at sa anak ay inflowing din sa perfection ng essential unity ng Diyos. Okay. Sa medyo madaling salita, sa kasuluk-sulukan po ng ating kaluluwa at sa kaibuturan ng ating puso't kalooban, natin mararanasan ang Diyos. Kung saan siya nananahan, umiiral at kumikilos. Maaari po nating tingnan ito in terms of relationships sa medyo mas madali pang salita. Tandaan po nating sa Genesis chapter 1 pa lang, naroon na ang mapagmahal na Ama, ang minamahal na anak, at ang pagmamahal mismo, ang Espiritong nag-uugnay sa kanila. Ayon sa verse 26 ng Genesis chapter 1, likhain natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At kung nilikha tayo ng ayon sa larawan at wangis ng nagmamahalang komunidad ng Diyos, sa pagmamahalan din sa isa't isa tayo nararapat mabuhay. Ang outflowing ng pagmamahal na ito mula sa ating sarili, ang siya ring pe-perfect sa inflowing ng biyaya ng Diyos sa ating pagkatao. Nabubuo naman sa ating pakikipagkapwa-tao. Habang hinahayaan po kasi nating gumawa ang Diyos sa atin, sumisilang naman ang kanyang biyaya. Mas napupuno tayo ng grasya, mas may kakayanan tayong maging daluyan ng pagpapala sa isa't isa. Para naman may mahawakan tayo kahit papaano, ano, mabao natin sa paglabas sa misang ito. Yamang hindi naman natin kayang lubusang maintindihan ang misteryong ito. Bumaling po tayo sa krus. Sa krus po natin makikita ang puso ng Diyos. Ang kalooban ng banal na Santatlo. Hindi lang po ang mahal na poong Jesus Nazareno ang naroroon. Sa huling tuos, lahat ng persona ng Diyos ay nasa krus. Ang Ama,
ang Anak at ang Espiritu Santo. Sa unang tingin, siyempre, ang makikita natin ay ang mahal na pong Jesus Nazareno lamang na nakabayubay at nagdurusa sa krus. Ipinahiya at hindi naintindihan. Pero nagtiwala, naging matapat, at kusang loob na ibinigay ang sarili sa pagsasakatuparan ng pangarap ng Amang katubusan. Siya na napapakong kasama niya, nagdusang kasama niya, ipinakita niyang karapat-dapat siyang pagtiwalaan na hindi mang-iiwan. Nakakapit siya sa kanya na nagbibigay ng lakas ng loob, sa kanya na nagpabago sa suklam patungo sa pagmamahal, sa sumpa patungo sa pagpapala, sa sama ng loob patungo sa kagandahang loob, at sa mistulang katahimikan ng Diyos patungo sa matibay na pananampalataya sa Diyos. Mula sa kanyang tagiliran ay tumigis ang pagpapalitan ng pagkakaloob at pagtanggap ng pagmamahal at pagpapatawad. Buksan nawa nang tatanggapin nating banal na Eukaristiya ang ating puso para patuloyin ang kanyang presensyang huhubog sa atin tungo sa ganap na pagpapakatao. Manahanawa sa atin ang Espiritong Banal at tulungan tayong maging mga buhay na saksi sa kaisahan ng Diyos sa ating pakikipagkapwa-tao. Magsitayo na po ang lahat. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ang libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumak, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos Ama ang tagapaglikha. Ibinigay niya sa atin ang kanyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga kalakaran para sa mga dukha at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa
ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa, ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Sa katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng ating mga intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, turuan mo po kaming maging masayang pamayanang nagmamahalan at laging nag-uusap katulad ng banal na santatlo. Patuloy nawa kaming makapag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila. At pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana, kami nawa ay maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo.
ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at espiritong banal. Bagamat may tanging pag-ira lang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilungod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng tanang mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanis araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
po ay linggo ng Basic Ecclesiastic Community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain at pagpalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese ng Manila. Tumulong po tayo. Announcement, mabibili pa rin po ang ating official na imahen Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili na Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat ito po ay magdudulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiloob muna po ang lahat. Panalangin sa Linggo ng BEC. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayanang Kristiyano bilang konteksto at hamon na maisabuhay ng makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya at ng mga pagsubok ay taglayin namin ang alab ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya at magsumikap na walang mamamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsindabuyo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihi at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan, at pag-asa ng minamahal nating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.